ko sa amin ang lahat, ano ang laman mo. Same, same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, sabihin mo! Energy! Yes, yeah, Gina! Di ba dapat sa akin yung umpisa? Oo nga, kinuha ko na. Kinuha mo naman natin. Ay, magandang hapon. Ay, maulan! Na lunas po sa lahat ng mga panggapo natin ngayon na medyo bad trip nga. Kung kailan pa uwi na ng bahay nila ay biglang Jumulanis Morissette. Yes, ganun talaga ang life. Kapag kung kailan ka ano, hitik sa bunga, no? Uh-oh. Tsaka biglang may mangyayaring aberya. Bad trip yung ganun, no? Yung ready ka na. Tapos biglang, ay, biglang umulan nung malakas. Wala kang dalampayo. Wala kang kabote. Wala ka pang ano ba? Wala ka pang ano ba mga dapat din natin? Wala ka pang jowa. Ay, sorry. Nakita mo lang si Toby. Sorry. Andito si Toby ngayon, mga pangga. Toby, teka, ba't di kita binubuksan? Oo nga, ano ba yan? Ang sakit naman ng Sheena. Diba? Lanjo, ha? Oo, wala. Ano problema mo sa akin, ha? Wala naman. gusto mo mag-gumera tayo dito, ha? Pinapamukha, alam mo, sa umaga, pinapamukha na sa akin yun. To the point na naging patron saint pa ako ng mga single. Oh, diba? Eh, di maganda. Patron saint. Panindigan mo na Saint Andrew. Hoy, santo talaga yun, ha? Oh, Saint diba? Andrew, ha? Eh, di magkakaroon ngayon. Kung ako magiging santo, anong tawag? Ano kayo sa akin? Saint Tanis. Ikaw si Saint Tanis. Ano ko? Kulang na lang, oh. Sungay. Mukha ka ng demonyo. Binubuli niya na naman talaga. Alam mo, pag binubuli ka, di ba, nagkakapera ka. Okay, sige. Keep it coming. Keep it coming! Ay, live na tayo sa ating official Facebook page, Energy FM 106.7. Bago tayo ay magdramahan, partner, teka, share ko lang muna to. Share mo na. Share nyo na, mga pangga. Pero ang sakit na, kada umaga, oh. Dami nagpapamukha sa akin, uy, single ka na naman. Single ka pa rin ba? Ooh. Anong pakiramdam na single, no? Anong pakiramdam? Oo. Gusto mo maramdaman? Wag na. Mahirap. Well, minsan, oo. Minsan kasi kapag pagod na pagod ka, di ba, deserve mo ng lambing, oo. Deserve mo ng kiss, deserve mo ng nagsasabi, okay ka lang ba? Oh. Eh, kaso wala eh. Kasi nga, single ako. Grabe, hindi ko talaga naranasan yan. Alam wow. mo yun? Hindi totoo. Kasi sobrang dependent ko sa ano. Hindi sa ganun. Sobrang dependent ko sa partner. So parang hindi ko kayang mag-isa. Alam mo, tingin ko ha, parang since ikaw nga babae, tapos may itsura, kamukha mo nga si Maris Racal. No? Honey. Diba? Parang ang easy lang sa'yo magkaroon ng ano eh. Ng partner eh. Diba? Oo nga, kamukha ni Sheena. Oo, Maris Racal. Oh. Dali! Oh, tingin ka sa kanan, Maris. Ay, Maris. Sa kaliwa mo na. Eh kung sinasama ko kayo dalawa, tinatanong ko si Toby, oh, tapos. Pero yun na, ano ba topic na natin? Nakakalimutan ko. Ito na, kasi ito. Sinasabi, ano ba sinasabi ko? Yung sa single, yung sa ano, pagiging single. Ayun nga. Yung mga listener mo. Ayun nga, uuwi nga ako, di ba? Wala akong kasama. Walang nagsasabi sa akin na, how's your day? Di ba? Walang good morning, walang good night, walang sweet dreams, walang sleep well. Longko. Tapos, yung nakakamiss yung ano, yung, babe, kumain ka na? Oo, yun pa. Umaga, no? Good morning, babe, kumain ka ng almusal? Di ba? Tapos pag nagkakasakit ka, walang nagsasabi sa'yo ng get well soon. Ay, totoo. Ayan, diba? Isa pa yan. Kawawa ka naman. Pero alam mo, bago ako mag-birthday, yun yung hinihiling ko naman kay Janong. Na, gusto kong i-try na... Alam ko tawag yung get well soon. Hindi. Okay. Hindi sa maging single, ha, pero gusto kong gumawa ng bagay ng ako lang mag-isa. Parang like, na-try ko lang. Mag-travel mag-isa, ganun. Ay, manood ng sine. Siguro yung travel, parang di ko kaya. Pero yung nood, sine, kakain. Ba't di mo naman kaya? Kaya yun. Na mag-isa? Oo. Kaya yun. Pero ito muna. Ang gawin mo muna, diyan ka muna sa Baguio. Pwede yun sa Baguio. Lapit-lapit. Dito lang sa Pilipinas muna, no? Oo, Pilipinas muna. Alam mo ba, iniyakan ko pa noon. First time kong mag-LRT. Sabi ko, alam, sama mo po ko. Sabi niya, kailangan mo matuto. Tapos umiiyak talaga ako kasi hindi ko nga kaya mag-isa. Alam mo bakit? Siyempre, RK yan eh. Oo nga. Oh, grabe ka naman makain. Parang di bagay sa'yo. Parang yun, eh. Anong RK? Hindi. Kasi ano lang ako sa alaga ng nanay tatay ko. Di ba lagi ako may kasama. May chaperon ako lagi. Ito, ganito. Sige, alam ba, pinayagan ka ni Janong. Kaya na, ikaw lang mag-isa, aalis ka, manood yung sine. Eh, paano pag alibaw si Janong naman, papayagan mo ba siya? Oo naman. Pinapayagan ko mag-overnight yun, kunsan-san. Ay, nagbago na siya, Sheena. Pero what if? Ayan! What if? Ayan! Nag-overnight siya, pero... may babae.
Oh. What if lang naman, no? Hindi. Hindi niya gagawin. Talaga? Oo. Kilala ko siya eh. Ay, sige. Hindi, alam mo, hindi mo lahat alam. Ay, alam ko lahat. Talaga? Ay, magka-chat sure kami. May group chat kami. Alam ko lahat. Hindi yung nagtatago ng phone, ng password, hindi naglalagay ng... Paano kung may ninja phone? Yeah. Wala. Wala siyang ninja phone. Sure ka? Oo. Tinignan mo na ba sa loob ng sasakyan? Lahat. Tinignan ko lahat. Pero what if pinapatago? Imposible. Ay, hindi niya alam, no? Alam mo bakit? Hindi mo kasi alam. Nasa akin. Nasa akin, tinatago. Pero what if nga eh? Hindi mangyayari yun. What if nga? Kilala ko siya 100%. Eh, malay mo nga naman hindi. Kasi yun, kunwari, meron palang akma na may babae or what, mag-chat sa kanya, alam niya na kagad gagawin niya. So, hindi niya gagawin. Pero alam mo sa sarili mo na may takot si Janong sa'yo? Oo. Eh, syempre, ikaw pa naman, dragon to eh. Tingin ko pag nagalit to eh, parang ano, mambubuga ng apoy. Oo. So, yun, iniiwasan niya yun. Hindi nga nagsisin yun eh. Ilang years ba agot? Sorry po. Pero hindi ako yung hindi napapasin sa kanya. Si Janong yun ha. Kung saan niya yun. Ito, tanong ko lang, Sheena. Ilang years sa agot niyo ni Janong? Isa. Mas matanda ako sa kanya. Nang isang taon lang. Ito ang hirap, no? Ito yung mahirap. Ito, makinig kayo mga panggap. Kasi, paano pag alimbawa sa relasyon, no? Oo, sige. Mas matanda yung lalaki na siguro 10 years. Okay. Ito yung masakit sa part. Ano? Yung biglang nagbago yung... Siyempre, bata pa yung jowa mo eh. So ikaw, di ba pag nasa edad ka na, may mga plano ko na sa relasyon ninyo. Na siyempre, kung ako yung sa sarili kong ganun, gusto ko agad meron ng... Ito na yung babaeng papakasalan ko. Eh, nagbago yung isip ng babae. Ang sakit sa part ng may... Di ba, nung mga ganyang mga mas matanda doon sa jowa niya? Naku, parang familiar sa akin yung ano. Na gantong nangyayari, oo, no? Oo. Ay, sakit, no? Parang trending yan sa bangso mo, ngayon, ha? Nagkaroon alam mo, Maris. Gordonia. Nagkaroon ako ng jowa dati. Oo. Na mas bata sa akin. College student. Ilang years ang ano yung agot niya? 3 years. Ito, 3 years lang to, ha? Pero ano? Okay. Pero nung nag-usap kami, no, about nga dito sa mga plano nga namin, sabi ko, pag 30, gusto ko na kasi magpakasal, eh. So siya, since mag-ano pa nga siya, meron pa siyang exam after nung college degree niya, di ba? Mag-exam pa siya, mag-masteral pa siya, gusto niya ng ganun. So ako, feeling ko magkapamilya na ako by 30. So siya, magsisimula pa lang yung karir niya, ayaw niya pa. So sabi ko, ay tigilan na natin to, may expiration date tayo. Hindi, ano yun? Ano ba, pag sinabi sa'yo, ano ba tawagin niyo dati? Huwag na natin pag-usapan niyo. Hinahalo ko kayo. Hindi, paano pag sabi na... Kaya mo ba maghintay? Kasi nga, di ba nga, andito pa lang ako sa karir ko na magmamaster lang ako, ganyan. Kasi ikaw, syempre ikaw, nasa ano mo na, di ba, sabi mo kanina, yung mindset mo, magpapakasal ka. Yes. Ikaw, tayo, bilang ikaw, Toby, kaya mo maghintay? Kasi pag sinabi ng babae ka na, ano ba, Sheena, na, sige, tatapos ko, total, di ba, magmamaster lang ako, ilang years pa yun, alam ba, doktor ang kukunin niya. Mga ilang years, ulit yan, 4 na taon ba, o 5 taon pa. Panibago na naman. O sabihin natin, 10 taon siya mag-aaral. Eh kaya kung ano, eh, ako hindi ko kaya maghintay lang. So ano na? Kasi 30 talaga, yun talaga yung ano ko, endgame ko na eh. That's it na eh. By 30, gusto ko noon pinaplano na yung pamilya ko, nag-start na ng sarili kong pamilya noon. Ayun yung mahira, partner. Diba? Kung kunwari, mahal ninyo isa't isa. Oh. Tapos, etong babae, wala, hindi, bigla na lang siyang nagising isang araw. Nagbago yung ano yun? At naisip niya na, teka lang, ang dami ko pa palang pangarap sa buhay. Ito ah, yung pagdating sa pagmamahalan, wala tayong masasabi kasi, di ba, ako in love kayo sa isa't isa. Oo, in love sa isa't isa, nagsusuportahan kayo. Kasi yung ano mo, yung biglang isang click mo lang na nagbago yung ano, ako, yung pananaw niya, yung masakit yun. Feeling ko, partner, kasi kapag in love ka, during the first, second, third year, ano kay, yung utak mo, ano yan eh, kumbaga na po poison, kasi na-addict ka dun sa pakinamdam na in love ako, kinikilig ako, honeymoon stage, hindi ka pa mag-iisip ng long term eh. Mm-hmm. Pero habang tumatagal, dun na biglang papasok sa'yo, teka lang, maging realistic tayo, ilang taon na ako, ilang taon ka na, paano yung marami pa akong gustong gawin sa buhay? Kumbaga hindi pa ako sawa sa pagkadalaga, o hindi pa ako handa pagdating sa mga ganyang ano, no? Pero alam mo, ang hirap din sa mga lalaki, no? Na kapag di namin alam kung kailan kayo ready. Kasi syempre gusto nyo kasi yung proposal na ano na surprise, di ba? Yan yung gusto nyo eh. Pero ang tanong nga sa amin, no, sa aming mga lalaki, kailan kayo ready? Di ba pa? Ang hirap naman kasi mga pa eh. Mga pa kami, di ba? Like for example, teka, ready na ba to? Magpo-proposal, bibili na ba ako ng sing-sing? Di ba? Kaya ito ah, sa ngayon kasi... Parang I think ngayon dapat pag-usapan na kasi ang hirap mapahiya.
Parang hindi na ideal. Kano may social media. Diba? Pero noong araw, wala namang ganun eh. Kumbaga talagang, ano, talagang surprise yun. Talagang biglaan yun na luluhod ka agad sa'yo. Oo. Tapos ngayon, di ba, nakikita natin, pecho, fancy na, ganyan. No? Wala na eh. Hindi, siguro ano, parang dapat, no, pag-usapan na lang. So, hindi na surprise. Hindi na so, surprise. So, okay lang sa'yo, Sheena. Na, sa ngayon, kumbaga, i-ano natin, alintulad natin sa dati, sa ngayon, so, mas maganda pa ngayon na pinag-uusapan. Ang hirap kasi ng surprise eh. Para sa akin ah, what if, o kunwari, ready ka na, nag-ano ka na ng magharbong handaan. Oh, kompleto na, nag-ano ka na ng simbahan, yes, meron na kompleto lahat na. Lahat na. Eh, paano kung di pa pala ako ready? Mapapahiya ka. O paano yun? Paano kita ito turn down? Nasabihin ko pero ito ang tanong nga, paano ba kasi malalaman ng mga lalaki na ready na kayo? Na pwede na kayo. O, bilang babae. Sasabihin nyo ba yun? Sasabihin nyo na, hindi. Magpaparinig ba kayo? Handa na ako. Ano ba yan? Ito, ginto, ganyan, kinakasal na, mga ganun. Ganun ba kayo? Hindi eh. Kasi ang pangit nun kapag nagparinig kami. Oh. Eh di para naman kaming nagbe-beg na, ay, kailangan pakasalan ako nito. Mape-pressure kayo nun. At kakalabasan, parang napilitan yun. Yes, lalaki. Ang pangit nun ganun. Yun yung ekis, di ba? Na, ay naku, wala pang sing-sing tong daliri ko. Ay, pangit naman nung ganun. So, paano nga namin malalaman? Sige, bigyan mo kami para sa akin, feeling ko maganda yung tipong, kunwari, nandun tayo sa intimate moment. O, kunwari, kadel-kadel. Tapos biglang, ay, anong plano natin sa ano? Ikaw. So, pag-uusapan niya. Pag-uusapan, oh well. Para sa akin, ah. Paano ba nag-propose sa'yo si Kajanong? Sa akin kasi, ano na kami? Sine nag-propose. Ano kasi sine nag-propose? Ang nangyari kasi sa amin, pareho kami nandun sa sitwasyon ng buhay namin na gusto na naming... Swerte. Swerte. May kumbaga, yun yung pagkakataon na talagang kayo talaga sa sarili. Kumbaga, swap. Iba, ano yun? Iba pa yung hindi natin hawak ng yung utak o sarili, yung desisyon ng partner natin. Yes. So, maniwala kayo sa hindi, yun nga nung una nga kaming nagkita at nagtagpo yung mga mata namin, naisip kagad niya na ako na yung mamapangasawa niya. Pero may nangyari na kagad sa inyo, no? Wala. Sorry. Di ba kayo ngayon nagalit ako kasi wala nangyari? Ikaw pala nag-expect doon. Okay. Sige. So, yun, kumbaga, na-tsempo lang talaga sa amin na pareho kami ng gusto sa buhay. Pero kung nagkataon na hindi, o edi, kawawa rin si Jano. Toby, pag ganyan, pag-uusapan. Mas okay na. Pero parang ang awkward kasi pero talaga. Pero ang hirap din eh. Iba na kasi tayo, iniisip natin, bakit nung dati, yung pag nag-propose. Ang hirap din. Kasi nga, dahil nga nadala tayo ng social media, isa rin sana, ang hirap din mapahiya kasi pag napahiya ka pong mga pamilya mo, yung mga side ng babae at side mo, diba, kung wala social media, okay lang eh. Tama. Diba? Pero pinakamaganda dyan talaga, kayong dalawa lang pag-uusap. Kapag proposal. Ako, iba gagawin ko eh. Ano, paano? Diba, para sure po na 100% ako na kami talaga kasal, gagawa ko kasulatan. Parang dito sa sale. Sabi ko na, napaka-old. Kasulatan? Pero may notaryo. Para legit. Para, ito ha, nag-usap tayo dito, ganun. Bakit pwede naman yun ha? Para 100% na sure ball ka talaga. Na, alam mo, papasok na lang dito, ang love talaga sugal. So wala tayong magagawa. Kasi hirap nga rin talaga kung pag-uusapan. Kasi awkward. Parang andating, nanghihingi ka na magpakasal na tayo. Ang hirap din kasi nung makipagkutuban eh. Yung, eto, nakukutubang ko to, papahig na to, pag to nag-propose ako. Kaso, pag nag-propose ka, wala ka, reject. So, ang sakit. Alam mo, sa TikTok, no, napakadaming nagpo-propose, tas nare-reject. Tas sa public pa to nagpo-propose. Ayan, diba? Naawaw. Ato, ang masakit sa part pa niya, yung pag nare-reject ka, kinuntsaba mo lahat ng mga tao sa paligid na magbibigay ng roses sa'yo. Tapos mag-ano ko sa restaurant na ganito. Diba? Ang sakit. Alam mo, meron ako proposal na nakita. Pero ano naman to, mag-jowa lang naman. Tinanong kung pwede ba siya maging girlfriend ng public. Sa school. Gusto lang yung maging jowa. Oo, alam mo, sinabi lang, may chance. Alam mo, pusang gala, naiyak ako nun. Kasi ang sakit nun sa lalaki. Kasi imbis na oo yung sagot, di ba? May chance. So, ibig sabihin, kung gusto ko talaga nun, sasagutin ka na eh. May chance ang sagot. Ibig sabihin nun, kiss. Di ba? Ayaw niya lang masaktan ka at ayaw ka lang i-reject nang nasa public. Pero pagdating nyo sa chat mamaya, sa text, ayun ako, i-reject ka na niyan. Pero kung walang mga social media nga,
sasagutin ka, hindi. Oh, di ba? Di ba? Yun yun eh. Eh, syempre, iniisip din yung kahihiyan mo kapag nireject kita. Sabi na lang, may chance. Para ano lang, para hindi masakit para sa'yo. Parang sumatotal, nasa inyo yung hirap. Sobra. Actually. Sobra. Totoo. Oh. Kasi kayo yung magtatanong eh. Imagine, naalala mo nung naliligaw si Janong noon, 10 beses mahigit, nireject ko. Imagine yung hirap noon na, kailan pa ako susuko? Kailan ko malalaman na hindi na dapat ituloy? May mga ano kasi, may mga lalaki kasi na, alam mo, na-reject ka, hindi susuko eh. Kumbaga gusto niyang i-prove sa'yo. Yun nga, makikiramdam na, kayo. Gusto niyang i-prove sa'yo na, teka lang, gusto ko malaman mo na talagang gito ha, mahal kita, paparamdam ko sa'yo. Kahit ma-reject mo, ako lang talaga yung mga lalaki. Kailangan namin kasi i-prove lahat-lahat sa inyo eh, di ba? Exactly. At sa amin naman, ang thinking namin na, titingnan ko hanggang saan to susuko. Di ba? Yun eh. Eh, what if, yun, ganun yung thinking namin, tas yung lalaki bigla talagang sumuko. Eh, gusto naman namin. Tas kayo naman maghahabol. Yeah. Oh. Or it's the other way around. Pataasan ng pride. Ah, ayaw mo rin di mo. So wala mangyayari. Walang mangyayari. Di ba? So wala kompromiso talaga ang pag-ibig din. Kaya mas maganda yung... Sakripisyo kaya, talaga. Ano, kaya mas maganda kapag yung may gusto kayo sa set isa, mabilis ka agad na ano. Oh, pero parang ano naman, yun yung mga relasyon na mabilis din mag-end. Para sa akin. Kapag walang pinagdaanan. Kapag walang pinagdaanan. Yun para sa akin ha. Kasi... Kapag nangyayari sa akin yung ganung bagay, ang bilis din na ano eh. Nawawala nung relasyon na yun eh. Kaya... Kumbaga, ang bilis mong nakuha, ang bilis din mawawala. Oo. Iba rin pala yung ginawa ko. Siguro, dapat ituro ko sa ito, Toby. Ano yun, ano yun? Yeah. Makinig ka sa akin ha. Tito mo to. Ano? Tell Tito. Ato, example, kay Milky. Oo. Oh. Di ba? Siyempre eh. Alanganin na yung mukha ko to sa kanya, di ba? Wow. Alam mo ginawa ko? Ay, pahambol. Hindi, alam mo ginawa ko? Siyempre. Ginontis ko kagad. Sorry. At least walang kawala. Oh, di ba? Pero huwag yung magayaan yan, guys. Ha? Yung mga nanonood. Joke pa magaling. Joke lang yan, ha? Si sa akin lang mo. Bakit? Sa akin lang magawa. Wapo ko naman dati, ha? Dati? Bakit dati? Ano? Sino may sabi sa'yo? Sige, may kamadya mukha kang ang artista nun eh. Sino? Nene Riquez. Ay wow, behave na siya. Tinanong ko nga kay Milky, ano na gusto mo kay Jimbo? Ano sabi niya, hindi ko alam eh. Sinabi ko rin yan, kumakain kami sa Vikings, di ba? Oh. Sabi ko, Mami Milky, bakit? Di ka ba wala ka bang regrets? Ganun. Ting, ting, ting. Alam niyo, saka ganyan niyo sa akin, lalo kong yung mayaman. Keep it coming, baby! O hindi, ito naman ha. Nagbibiruan lang naman kami dito. Hindi ako naman, Toby. Kasi ganyan ako mapalibre. Ganyan kami magbahalan, guys. Oh, ituturin natin yan, ha, Toby, yung plano, ha? Okay yeah, lang. No. Pero yun lang, no, sa mga pangga natin, isang malaking pagsubok, lalo sa kalalakihan to, eh, no? So, totoo. Well, para ano lang, itayo natin ang ano natin. Sabi nga nila, di ba? Tumayo ang disigo. Ay! Tayo! Ganun lang talaga. Natin. Wala, sakripisyo po ang pag-ibig. Ang nice. Pagmamahal ay hindi para sa mga may hina. Tama. Kasi nga, di ba, sabi nga, lagi sinasabi, if you love someone, you need to sacrifice alam and mo, fight for your love. Mas papadyak ka pa kay Pangatong. Welcome to Hello SDG, ha? Huh? Kamusta kayo mga bangga? Hello? Sabi mo nga, get out. Get out. Tama na tama, inuloko nyo ako. Pero anyway, sa lahat din ng mga ganyan, no? Good luck po. And sana, no? Maging success kung ano man yung plano nyo, no? Sa inyong relasyon. At kay Toby. Para nag-advise lang sa bagong kasa. Ito, para kay Toby naman. Resolution. Ito, para kay Toby to, ha? Toby, tanda mo, no? Kung ikaw, madalas kang pumunta sa Baguio. Ay, sorry. Iba pala. Basta, hindi. Masaya kami kung ano mangyari. Ah, ganun. Hindi, Toby, okay. Gusto mo magsalita? Pinapataya kita lang, Mike. Well, Toby, ako pilot. Hindi, totoo. Galing sa mga ate mo. Wow, ate. Yeah. Sabi, ano? Ate ba? Di ba kuya ka? Kuya, pwede rin both. Hanggat kayo mong masaktan, sige lang. Kasi, malalaman mo naman yun eh, pag hindi na. Yes, tsaka ano, kapag ikaw nasasaktan, mas lalo kang natututo, Toby. Tama. Mas effective kasi yun, di ba? Parang pag nag-gym, yes. Kapag masakit, ibig sabihin... Masarap. Grow yung muscle mo, di ba? Mas lalo kang tatatag.
Alam mo yung, di ako sanay nagginto kayo. Ganyan kayo kaseryoso. Alam mo, tandaan mo, dapat magpakita kilis tayo. Oo. Monday ngayon eh. Pasabay, lutang tayo ng Lunes. Tsaka partner, marami na tayong pinagdaanan sa buhay. Sobra. Kaya kailangan natin i-share kay Toby. Ikaw, gusto mo bang mapagdaanan yung pinagdaanan ko? Ayoko. Yan yung mga iiwasan mo. Pero gusto ko mapagdaanan yung madami kang pera. Ayan. Alam mo, the secret recipes will be... Huh? Secret kila lang. Recipe? Wala. Ano ba sinasabi ko? May ma-English lang. Excita kami. Maraming salamat sa inyo, mga pangga. Anyways, mga pangga, happy Monday. Toby, thank you. Ha, happy sa Monday. Welcome. Pag-stay mo dito sa aming programa. Okay, thanks, bye. Yes, you're the best. So, mag-request namin kay Papa Jason, dito ka na. Para ipasok natin yung DT in the morning. 500. 500, si 500. Yan na. Yeah. Ay, nako. So may mga single po dyan. Available po itong bunso namin dito, guys. Yes, I'm single and ready to mingle. Nako, huwag niyong sasaktan to. Kami ang mananakit sa inyo pag sinaktan niyo si Toby. Nako, ganyan lamang kayo. Puro naman kayo salita. Kamag-alala. Siyempre, di namin gagawin. Toby, tandaan mo to. Toby, kung kinakailangan magbayad ako para sa'yo, babayaran ko ito. Oh, sige nga. Oh. Sige nga. Wag mo, wag mo akong ginaginyan niyo, Kuya Jim, ha? Papayag ako dyan. Malakas pala itong mambudol din. Alam mo naman. Alam ko na eh. Ay, teka, babe, babatiin lang muna ako. Babati muna yung mga panggalat. Ay, malakas na ulan niya yun. Mag-ingat niya, pangga, at dumami kayo. Babati daw si Christopher Pascual ng GBS Toda at ang dakilang buhay ng Mondelio Homes. Ayan, hello. Galing nga kay paring Davey Gonzaga. Hello! At siyempre, maraming salamat din sa nasa Facebook Live natin, partner. Baka yes! Hello naman kay na Tracy Quiones. Hello kay Irene and Blessy. Menelisa Rodrigo sa Tondo, Manila. Hello po. Aloha Hector. Hello! At maraming salamat. Ikaw, Toby. Sir Irvin. Nanonood daw. Sir Irvin pala. Birthday niya ngayon. Happy birthday kay Irvin. Happy birthday. Ay, kanta sa'yo. Natin. Kanta natin. 1, 2, 3. Hindi kita. Alam mo, seryos. Pa-happy birthday na ako eh. Malilimutan. Yay, yay. Hindi kita. Lagyan mo. Ulitin natin. Ang kanta natin. Happy birthday. 1, 2, 3, go. Hindi kita malilimutan. Yay, yay. Hindi kita pababaya. Diyos, ano? Yay, yay. Laki ah. Anyways, ayan, syempre. Ay, si JR, nanonood oh. Ay, si JR. JR Pakit. Oh, yeah. Uy, JR Pakit. Alam mo, Tommy, nagugula, natatakot ako sa'yo. Akala ko na sasabihin mo. Ayaw mo kay BP. Oh, wag. At ay, pabati na rin ako sa pinakamalupit natin mga tropa. Of course, sa Urbano Tattoo Shop. Maraming salamat. Yay! Boss Ras, thank you so much for my new tattoo. Thank yes, you so much. Yes, pare wow. Naman talaga. Flex ko lang ha. Ay! Ay, usap. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Ang pogi nung A niya. Ang pangit nung sa'yo. Baka na naman. Ano yung fossil na nag-A? So, parang T-Rex lang. Tama mo naman. Sige naman, sita tayo. Uy, si Joshua. Uy, Joshua, ba't di ka pumasok ngayon? Uy, Joshua. Ay, bati rin si paring Ryan Bagania. At si Joshua uy, na... Uy, nakikita daw ako lagi sa Antipolo. Saan po doon? Sabi ko na nga ba, may racket o paggabi. Bayit ako, ang dami doon. Sina, magkano na ba lang yung district ngayon? sorry. Hindi, taga doon po kasi yung kapatid ko, kaya lagi ako nandun. Hindi, yung mga nakakita po kay Sina, picturean niyo po ka, baka iba suit niya paggabi. Matangga, no? Hindi, walang ano. Hey. Wow, shiny, shimmer, hey. Splendid. Ayan, kay Darwin, Razel, at kay Felmore. Ayan, salamat sa inyo. Again, happy Monday, mga pangga. Ingat po tayo lahat, ha? Yes, dahil dyan kami po yung exit na, mga pangga. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, follow, and share. Sheena 1067. At sa akin po, DJ Jimbo. At sa akin naman, Baby Toby 1067. Yes! At ito po ang stasyong same, same, pero iba! We are number 106. Inagawa na! Sorry. Oh, take 69 tayo ulit. 1, 2, 3. Ito ang stasyong same, same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo!